So, sa kaso naman ni Bongbong Marcos, eh, disqualified talaga yan kung paiiralin mo batas. Nagiging tama lang naman ang desisyon ng COMELEC kung ano gusto nilang desisyon eh. Bakit nagiging tama yun? Eh kasi wala kang magagawa eh. Ha? Kung ano yung desisyon nila, kahit mali yun, tama pa rin yun. Bakit? Eh sila yung commissioner eh. Sila yung COMELEC eh. Di ba? Ganun din sa Korte Suprema. Kay mali ang desisyon ng Korte Suprema, magiging tama pa rin yun. Bakit? Eh sila yung nagdesisyon eh. Hindi naman tayo ang gagawa ng desisyon eh. Sila. O kaya, nakasalalay itong desisyon sa kaso ni Bongbong Marcos sa COMELEC. Di ba? Mga kaibigan, eh, fraternity brother ni Digong nyo yun, di ba? Yung nakaupo dyan. Sa second division, yun ang maghahawak ng kaso ni Bongbong Marcos. Ha? Sabi ni iba, hindi naman disqualification yan eh. Cancellation lang ng COC. Eh pareho rin yun eh. Kaya nga pinakakansila mo dahil disqualified siya. Bakit mo pakakansila yan kung hindi disqualified yan? Ang daming termino nitong mga abogado kung sino-sino nagsasalita eh. Ang gagaling. Di ba? Ultimong yung nakinabang sa Smartmatic, si Divina, di ba? No, yung abogado na ang lupit daw niyang abogadong yan. Maraming natatakot na makabanggayan kasi nakapagtataka raw, may mga regalong natatanggap. Hindi namang abogado yan eh. Mga kaibigan eh. Ang tawag nila dyan si Johnny Walker eh. Tagalakad ng kaso, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kasi, siyempre, mapipigilan mo ba ang kahit sino? Lalo na si Justice Carpio. Siya ang tumalakay nito eh. Batas po ito eh. Wala tayong pwedeng isumbat kahit kanino rito. Ano ibig mo sabihin? Labagin din nila yung batas o baliwalain nila yung batas? Ganun ba ibig nyo sabihin? Para lang wag magkaroon ng disqualification kay si Bongbong Marcos, eh baliwalain na kung siya ay disqualified o hindi. Under the law. Hindi ba? Sa ilalim ng batas, yung mga may kasong katulad niyan, disqualified ka eh. Ngayon, kung hindi ka disqualified, kung ayaw kang i-disqualify, nasa COMELEC na yun. Di ba? Pero, sa paliwanag ng batas, ha? Sa ika nga po, eksplanasyon ng batas, eh yan ay disqualified. Kung ang sino mang nahatulan sa kasong moral torpitude with finality, ha? Eh hindi naman final yung kasi Court of Appeals. Hindi ho. Ang isang kaso na 'di ba inapilayan nila sa Supreme Court. Pero later on na-realize nila baka makita ng Supreme Court yung depekto ng desisyon. Ha? At baguhin ng mapasama palalo, ha? Baka ibalik ng Supreme Court yung unang hatol ng mababang hukuman na merong ipinataw na parusang kulong kay Bongbong Marcos. Ilang taon yun? 9 taon yata eh, na pagkabilanggo, mga kaibigan. Ang ginawa nila, winidraw nila. So nung i-withdraw nila yan, automatic naging penal yung desisyon ng Court of Appeals. Ganyan din sa kaso ni Erap. Si Erap, nung hatulan ng Sandigan Bayan na guilty sa kasong pandarambong, si Erap, meron pa siyang pagkakataon na makapaghain ng kanyang motion for reconsideration sa Sandigan Bayan. At hindi lang yun. Kung sakaling matalo siya ron,
pwede pa siyang dumulog sa Korte Suprema. Pwede niyang idulog yung kaso sa Korte Suprema. Pero hindi na ho ginawa ni ERAP o hindi na niya ginamit yung kanyang karapatan sa ilalim ng proseso ng batas. Ang katwiran ni ERAP, eh, ganun din naman ang magiging desisyon niya. Eh. O kaya, yung desisyon ng Sandigan Bayan, naging final and executory. O, ganun yata ang terminology ron, mga kaibigan. So, nung i-withdraw ni La Marcos ang kanilang petisyon o apila sa Court of Appeals para mabago yung desisyon ng Court of Appeals. Sa mababang hukuman, may hatol na kulong ang ipinataw kay Bongbong. Nung dumating sa Court of Appeals, tinanggal ng Court of Appeals yung kulong. Ang iniwan yung pinababayaran sa kanya na hindi niya binayaran buwis. At saka yung mga tubo, ha? Yung interest. Habang tumatagal, kaka-interest. Yun lang ang itinira. So, nagahin sila ng apila sa Supreme Court. Bandang uli, na-realize nila siguro, kaya nila winidraw yung sa Supreme Court. Eh sapagkat, teka muna, baka ang mangyari, i-affirm ng Supreme Court yung decision ng lower court. May magkasamang hatol sa kanya na ibalik yung pera, bayaran, kasama tubo, at yung kulong. Oh, kasi sa batas daw, dapat magkasama yon. Ayun ho yan sa paliwanag ni Justice Antonio Carpio. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Ipakita natin yung naging activities ng mga kababayan natin sa Milan at sa Switzerland. Magkahiwalay pero pareho sa Europe po ito. Ha? Pakita mo muna. Nagpapasalamat tayo sa mga nagpadala nito. Yan, saan ba yan? Ito po ay napapanood ninyo. Ang dami nila, oh, mga kababayan nating naninirahan at nagtatrabaho doon sa Milan, Italy. Oh, sa Milano. At ilang minuto ba yan? Isang minuto lang. Ayan, oh, napapanood nyo. Nagkakawayan sila at meron silang mga hawak na mga banderitas, bandera ng Pilipinas, at karamihan sa kanila ay nakasuot ng may kulay pink, ha? May motif na kulay pink. Ayan ho, ha? At nagsesenya, sampa sila, ha? Alam mo yung senyas na ganun ngayon? Hindi na laban eh. Lenny, mga kaibig, bagay, laban pa rin, di ba? Dapat dalawa. Laban Lenny, no? Dalawang kamay dapat. Oh, ang sign ngayon. Ayan po, sa Milan, nakikita ninyo sa mga nanonood sa atin. Ito si Lenny Lenny ang yan, pag-asa ng Pilipinas. Siya ang katangi-tangi mong kandidato. Muling lalaban ng Pilipino. Kay Vice President Lenny Robredo, mga kaibigan, Geneva, Switzerland. Oh, ayan, mga kababayan natin. Salamat sa inyo, ha, sa mga nagpadala sa atin nitong mga kuhang ito ng video at mga litrato. Mas maganda po kung ganyan, may video, at maganda pa kung meron kayong mga mensahe. Di ba? Dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila.
Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tungkulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagrereklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yon, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,